Hello, good evening everyone. Yan. Welcome to our online devotion every Friday at 7 p.m. Yan, magandang gabi po sa bawat isa at tayo po ngayon ay muling mag-aaral ng kanyang pong salita. So ang topic po natin sa buong month of July po ay Facing Your Crossover Journey. Ayan po. So ito po ay last Friday, so alam ko po na marami na po tayong tutunan. And then, sa ating pong crossover, sa ating pong pinagdadaanan po ngayon, no, alam ko po na some ay napagtagumpayan na, naka-crossover na, at yung iba po ay nasa kalagitnaan pa ng kanilang pag-crossover. No? Ang buhay Kristiyana po ay parang isang katulad ng isang traveler, no, isang manlalakbay. Si sa bawat journey po natin may mga nararanasan tayong mga pagsubok, may mga obstacles tayo, no, pero at the end alam po natin nakasama po natin ang Diyos sa ating pong journey na ito. So samahan niyo po akong muling pag-aralan po ang ating pong konteksto na matatagpuan sa Joshua chapter 1 verses 10 to 15. Ating pong basahin. Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Sinabi naman ni Josue sa mga lipi ni Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manasses, alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moses na lingkod ni Yahweh. Ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupain ito upang dito kayo manirahan. Ang inyong mga asawa, mga anak, at mga kawan ay maiiwan sa lupain ibinigay sa inyo ni Moses sa silangan ng Jordan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikitigma. Last verse, kapag nasakop na rin nila ang lupang ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moses na lingkod ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, glory to God. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa gabing ito na kami Lord ay muling nagkatipon-tipon sa iyong pangalan. Ikaw Lord ang siyang manguna sa aming pong pag-aaralan. Ikaw Lord ang mangusap sa amin. Itago mo, Lord, ako sa iyong kaluwalhatian, sa iyong likuran, Panginoon ko, para ikaw, Lord, ang siyang mahayag sa gabing ito. At mangusap ka sa bawat isang nakikinig, nanonood ng aming pong online devotion. Ang mensahe mong tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon ko, na kaya po namin ma-crossover, Panginoon ko, sa aming mga wilderness, dahil alam po namin na ikaw ay aming kasama. Kaya salamat po, Panginoon ko. Ito po ang aming samat na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. So, alam ko po na marami na po tayong natutunan sa ating pong crossover journey ngayong buwan na to. Diba? So, napakinggan natin ng first Friday natin, Crossing with a Storm. Diba? Kung paano po tayo makakatawid sa bagyo ng ating buhay. Diba? Tayo po ay nag-move at may pinapapuntahan sa atin ng Panginoon to possess. Diba? Na meron pong ipinangako sa atin ng Panginoon na maganda na atin po yun ang atin pong lalakbayin. So, sa bawat isa po sa atin, meron pong magandang plano na inihanda ang Diyos para sa atin. Alam po natin yan sa ating pong isa sa mga favorite verses natin, no? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So una pa lang, magandang plano na po sa atin ng Panginoon. Kaso lang, ang problema nga po natin ay hindi natin yun mapuntahan, hindi natin yun
makuha, hindi natin yun maranasan dahil ayaw po natin na humakbang, ayaw po natin kumilos, ayaw natin gumawa o magpatuloy para maranasan yung magandang plano ng Diyos para sa atin. Diba? Kasi walang mangyayari sa atin kung wala tayong gagawin. Diba? Nais natin maging successful, pero wala ka namang ginagawang hakbang. Diba? Nais mo na makapag-ipot? Nais mo na maging magkaroon ng maayos ng trabaho? Pero wala ka namang ginagawa, hindi ka nag-aanap ng trabaho. Wala kang ginagawang paraan. So, walang mangyayari kung wala tayong gagawin. So, ang ating pong subtopic po na pag-aaralan po talaga ngayon is cross over and take a step. So, pagtawid po natin, kailangan po natin humakbang. Kailangan natin mag-move forward. Ang sabi nga po sa atin nung mensahe nung nakaraan, nung linggo po, no? You need to move forward, and that's what faith is all about. Taking the first step, the second step, and the next step, and the next step, and move forward. Kailangan po natin take a step to move forward and to cross over. So, ang context po ng ating pong subtopic ngayon ay matatagpuan po sa Joshua chapter 1, verse 1 to 4. Basahin po natin. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinibigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterranean. Ito na po yung context natin, no, sa buong July, ang story po ni Joshua. Na alam po natin na si Joshua na po yung sumunod na nanguna sa mga Israelita. Di ba po? So, ano po ba yung hakbang na tinutukoy po dito na dapat po natin na gawin? Ano po? Ang sabi nga po dito, di ba? Ang crossover is a point or place of crossing from one side to other side. So, sila po ay nasa wilderness na sila po ay dapat mag-cross over through Jordan River papunta sa Promised Land. So, kailangan po natin humakbang. Cross over and take a step. So, ang unang hakbang po na dapat natin gawin ay don't stay where you are. Ang mga Israelita ay galing po sa Egypt. Diba po? Sila po ay inalis doon ng Panginoon at dumaan sa wilderness. Diba? Hindi sila na natili sa Egypt. So tayo po, ang nais ng Diyos ay huwag tayo magstay lang kung nasaan ka ngayon. We need to take bold and move out of our comfort zone. Don't stay where you are. Ang sabi nga dito, no? Ang sabi nga ng Panginoon kay Josue na kayo'y humanda. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko na sa kanila. So, kailangan po natin na mag-move out, mag-cross over po kung nasaan tayo. Huwag tayong manatili doon sa lugar na komportable lang tayo. Di ba?
kailangan po natin na kung nais po talaga natin na marating yung pangako ng Panginoon, yung promised land, don't stay where you are. You need to move out of your comfort zone. If you want to get the blessing of the Lord, you want to experience, you want to claim the promises of the Lord, get out of your comfort zone and accept His instruction. Diba sabi nga sa Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito, iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. No? So, kailangan po natin mag-move out sa ating comfort zone, i-receive o accept yung instruction ng Panginoon para tayo ay makalabas, maka-move out, maka-step forward. Kasi nga, nandyan na yung instruction ni Lord. Diba? Kaso lang tayo po, hindi natin binabasa. Hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. Ang sabi nga dito, diba? Kung nais mo magtagumpay, diba? Pagbulay-bulayan mo at magiging masagana ang iyong pamumuhay. Paano kang magiging masagana? Eh, nandito na nga yung instruction sa Word of God. Hindi mo pa rin binabasa. Paano mo malalaman na sinagot ka na ng Panginoon sa iyong mga panalangin kung hindi mo naman binabasa yung kanyang mga salita? So, kailangan po natin mag-move out sa ating comfort zone, accept God's instruction, no, yung kanyang salita, to proceed, to go kung saan yung pangako ng Panginoon para maranasan po natin, maranasan natin, mapuntahan natin, ma-reach natin yung promised land na ipinapangako po sa atin ng Panginoon. Sabi nga dito, God loves you enough to meet you in your wilderness. Doon sa wilderness natin, sa pinagdadaanan natin, kayang-kaya po tayo na i-meet ng Panginoon. Kayang-kaya niya tayo puntahan doon sa wilderness natin. Na doon sa wilderness natin, na kahit na sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, gusto kanyang alisin sa wilderness na yan para makapunta ka at dalhin ka niya sa lupang ipinangako niya sa atin. Diba? So, ganun tayo, kamahal ng Panginoon, na kaya lang, kailangan natin mag-move out. Mag-move doon sa mga wilderness po natin na nararanasan ngayon. Pangalawa, ang sabi po dito, don't look behind. Sabi sa Philippians 3:13, mga kapatid, hindi ko na ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. First step natin, don't stay where you are. Kailangan natin mag-step out kung nasaan man tayo, na komportable tayo. Pangalawa, don't look behind. Kapag tayo ang nag-step forward, huwag mo na po tingnan yung nakaraan mo. Kung saan ka galing, yung past mo, huwag na po natin yun balikan. Kaya paikot-ikot ang mga Israelita sa wilderness kasi lagi nilang inaalala yung Egypt nila. Diba sa Egypt nila, nandun ang provision. Nandun, nakakakain sila, may food sila, pero alipin sila. Baka ikaw, nililingon mo yung nakaraan mo, nililingon mo kung saan ka galing. Kaso lang, alipin ka naman. Alipin ka ng social media, alipin ka ng mobile games, alipin ka ng kasindahan mo, alipin ka ng trabaho mo, alipin ka ng pinagkakaabalahan mo. Diba? Ang sabi nga, if you look behind you, you can't see the blessing in front of you. Sa kakalingon mo, doon sa past mo, doon sa pinanggalingan mo, doon sa nakaraan mo, na akala mo, eh, okay ka na doon.
komportable ka na doon, nandun yung lahat ng pangangailangan mo, nandun na yung doon ka masaya, doon ka doon mo naranasan ang mga nandun ang worldly things, no? Hindi mo makikita yung blessings o yung magandang pangako ng Diyos sa harapan mo. Diba? So, kailangan po natin i-let go. I-let go po natin. Huwag po tayong mamuhay sa nakaraan. Kasi kung hindi tayo marunong mag-move on, hahabulin ka ng past mo. At yung past mo, ayun yung magiging kalaban mo. Katulad po ng asawa ni Lot. Di ba po? Yung Sodom and Gomorrah. Yung sabi, huwag lilingon. Kaso ano nang ginawa niya? Lumingon siya. Di ba? At siya ay naging haligi asin. Bakit? Bakit sa tingin nyo na lumingon siya? Siguro nandun yung mga nagpapasaya sa kanya, yung nakiki-compromise siya sa mundo na hindi kalooban ng Panginoon, di ba? Nag-look back siya sa kanya nakaraan at siya ay naging haliging asin. So, gusto ba natin na maging isang haliging asin? Sa pagtalikod niya, look back niya sa Sodom and Gomorrah, di ba? Looking back at the worldly things, kung ano yung pinaggagawa mo sa nakaraan, tinitingnan pa ba natin yun? Gusto pa ba natin yung balikan? Nasa saglit na kasiyahan, sa saglit lang na sa saglit lamang na aliw ng mundo, di ba? Kailangan po natin i-let go of your regrets, let go of your mistakes, let go of your pain. Diba kadalasan kasi ganun tayo. Kung sana lang talaga nasinagot ko siya, di sana naging maganda ang buhay ko. Diba? O kaya, kung nakapag-aral ako ng ganito ang course ko, di sana nakapagtrabaho ko sa magandang kumpanya ngayon. Diba? Sana nakapag-abroad ako at sana ngayon may bahay na kami. Diba? Sa kakatingin mo, sa past mo, sa kakatingin mo, sa regret mo, sa pagkakamali mo, sa pain mo, hindi mo na nakikita yung mas magandang plano pala ng Diyos sa'yo. Diba? Kakatingin mo sa nakaraan mo, hindi mo alam na meron palang mas magandang future ka sa hinaharap. May magandang future ang Panginoon para sa iyo. Diba? So, don't look back. Don't look behind. Let go of your regrets. So, ano man yun? Yung mistake mo, yung pain mo, yung kalungkutan mo. I-let go na lahat ng yun. And look forward and look to the promises of God. Yun yung pangawakan po natin. Yung pangako ng Diyos sa hinaharap. Kung hindi ka niya pinabayaan ngayon, mas lalong hindi ka niya pababayaan sa hinaharap. At merong mas magandang plano pa ang Diyos sa atin. Una, di ba ang unang hakbang? Don't stay where you are. Pangalawa, don't look behind. And then pangatlo po ay stop complaining. Sabi sa Philippians 2:14, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. Ang mga Israelita, wala silang ginawa kundi magreklamo. Yung nasa Egypt pa lang po sila, kung paano sila inalis ni Moses at pakita ng mga himala ang Panginoon, yung salot, hindi sila nakaranas, di ba? Yung huling salot na mamamatay, ang lahat ng mga panganay ng mga Egyptians, meron bang namatay sa mga Israelita?
Di ba wala? Kahit yung sa kanila mga kahayupan, sa kanila mga nasasakupan, kahit sa mga alipin, walang nangyari sa kanila. Walang salot na dumapo sa kanila. Nandun pa lang, doon pa lang sa Egypt, nandun na agad yung pag-iingat, paggabay, di ba, ng Panginoon sa kanila. Yung inalis sila ng Panginoon sa Egypt, sa wilderness, nandun pa rin yung provision ng Lord. Binigyan sila ng pillar of clouds, pag-araw, pillar of fire, sa gabi, para hindi sila madilim sa paglalakbay nila. Sila ay nagugutom, sila ay binigyan ng mana ng Panginoon, di ba? Nagreklamo na naman sila, gusto nila, nagsawa na sila sa mana, nagreklamo sila, gusto naman nila karni, di ba? Binigyan sila ng pugo ng Panginoon. Siguro yung pugo, no, pugo, sabi mo, malalaki, malinamnam, di ba? Hindi yung mga pugo ngayon, pugo, ha? Di ba? Mga pugo, mga kwek-kwek ngayon, di ba? Pero, dati, di ba? Talagang, yung makikita, kung makikita at marirealize lang nila na nandun yung provision, yung guidance ng Panginoon sa paglalakbay mula sa pag-alis sa Egypt hanggang sa wilderness. Pero wala pa rin silang ginawa kundi magreklamo na magreklamo. At kadalasan, ganun po tayo. Nandyan na nga ang biyaya ng Panginoon. Kung anong meron ka, wala pa rin tayong ginagawa kundi magreklamo. Nandyan yung may ulam ka, nagre-reklamo ka pa rin. Guilty, di ba? May guilty dyan. Di ba? Yung mga tao na walang makain, tapos ikaw, meron kang nakakain ka 3 times a day, minsan nga 5 times a day, pero wala pa rin tayong ginawa kundi magreklamo. Di ba? Sabi nga, we complain because you forget. You forget what miracles God has done for you. Totoo, true. Kaya tayo nagko-complain na reklamo ka ng reklamo kasi nakakalimutan mo na o kinalimutan mo na yung mga ginawa ng Diyos sa iyong himala, sa buhay mo. Sa dami-dami na ginawa ng Diyos sa buhay mo, may gana ka pa rin magreklamo. May gana pa rin tayo magreklamo. Diba? So, be grateful on what you have. Kailangan po, kung anong meron tayo, ipasalamat po natin sa Panginoon dahil hindi siya nagkulang kailanman sa atin. Simula po nung elementary hanggang sa college ako, hanggang sa nakagraduate ako, nakita ko po ang kamay ng Panginoon sa buhay po namin. Diba? Alam niyo naman po ang buhay ng isang anak ng pasto. Wala talaga na masasabi na katulad ng mga iba na may monthly na salary na natatanggap, na meron talaga na may pangtustos, pangangailangan sa pag-aral, sa pagbayad ng tuition, sa pambaon, diba? Pero nakita ko yung provision ng Panginoon sa buhay namin. Nakatapos ako, kung anong meron ako, dahil yun sa Panginoon. Dahil hanggang ngayon, hindi niya kami pinabayaan, ni hindi niya kami pinagkulang. Amen? So, katulad ng mga Israelita na complain, hindi natuloy sila nakarating sa promised land. Yung mga first generation na nakasama ni Moses na lumabas sa Egypt, mga 20 pataas nung lumabas sila sa Egypt, hindi na sila nakarating sa promised land. Second generation na yung mga anak na nila ang nakarating at makakaranas nung lupang pangako ng Panginoon. Gusto mo ba 'yon? Sa kakareklamo mo na ikaw mismo hindi ka na makarating doon sa ipinangako ng Panginoon sa iyo dahil sa kakareklamo mo. Ang makaka-experience na niyan is yung mga anak mo na mga apo, di ba? Sa mga sumunod mo na na mga kaapu-apuhan, di ba? Dahil sa kakareklamo mo. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba na hindi mo na maranasan o mayapakan o may experience yung
pangako ng Panginoon sa iyo, sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. Di ba? May point sa buhay po natin na imbis na magtiwala tayo sa Panginoon, eh, nawawalan talaga tayo ng faith. Nawawalan tayo ng tiwala. Nawawalan tayo ng, nawawala yung, nalilimutan natin yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Di ba? Pag dumaan tayo sa pagsubok, pag dumaan tayo sa pain, dumaan tayo sa kalungkutan, nalilimutan na natin. Nalilimutan na natin yung mga pangako ng Panginoon sa atin. So, ang nangyayari dyan, nagko-complain, pina-question po natin ng Panginoon. Pina-question natin, nagre-reklamo tayo. Pero, kung titingnan lang po natin at babalikan, sinasimula ano, nakakilala ka sa Panginoon, nasimula na tinanggap mo si Kristo, ikaw ba ay nagkulang? Ikaw ba ay nanlimos? Diba? Ang sabi sa Bible, walang anak ng Diyos, nanlimos. Kung talagang isinasa puso natin yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako sa ating buhay, doon pa lang magkakaroon na tayo ng pag-asa. So, stop complaining. Diba? Ang sabi dito, don't stay where you are, move. Mga kapatid, move. No? Huwag ka mahirati kung nasaan ka, sapat na yung buhay mo na ganyan lang. Okay na sa'yo na ganyan na lang. Okay ka na sa Egypt, dun sa Egypt mo, na kahit alipin ka ng trabaho mo, na alipin ka ng pinagkakaabalahan mo, alipin ka ng kasiyahan mo, diba? Alipin ka, dahil naman, dahil dyan, sa Egypt mo, napaprovide yung pangangailangan mo, diba? Dyan sa Egypt mo, kontento ka na. Dahil dyan sa Egypt mo, hindi ka na dumadalo ng Sunday. Diba? Hindi ka na dumadalo. Hindi ka na nakikinig sa mga leaders mo. Hindi ka na nakikinig sa mga pastors mo. Kasi kontento ka na dyan sa Egypt mo. Nakakala mo lahat, nandyan na. Diba? Move. Kapatid, move. Second, don't look behind. Kapag umalis ka na sa Egypt mo, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang dingunin yung nakaraan mo. Kung akala mo na mas masaya doon, akala mo mas okay doon, huwag mo nang lingunin. Kasi gagamitin yan ng kaaway para masirain ka pa. Masabihin pa sa'yo na, ay, sangayang, sana hindi ka umalis. Di sana mas maganda yung future mo. Di sana mayaman ka na. Di sana successful ka na. Sana nakapagtapos ka. Diba? Hanggat hindi tayo nagmo-move on at nagle-let go, hahabulin ka ng past mo. Diba? Matuto po tayo na kalimutan ng past. Kalimutan na ang nakaraan. Diba? Huwag na po tayo mag-look back. Ang mahalaga po ngayon ay yung hinaharap. Yung pangako ng Panginoon po sa atin. Pangatlo, don't complain. Umalis ka sa Egypt. Ngayon, dumating ka. Dumadaan ka sa wilderness ng buhay mo. Diba? Nawawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng faith. Humihina tayo. Physical, spiritual, emotionally. Diba? Kung ano man yung wilderness na nadaan natin ngayon, don't complain. Dahil for walk through it, kailangan natin pagdaanan. Sabi sa Awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Amen.
So, kailangan po natin itong pagdaanan, itong wilderness natin. Pero, God will make a way. Hindi niya hayaan na dyan ka lang sa wilderness mo. Diba nga sabi, mahal tayo ng Diyos, kaya tayo minit niya o pinuntahan din sa wilderness natin. Pero, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, gusto niyang alisin ka dyan sa wilderness na yan para dalihin sa lupang pangako. Diba? Doon sa pangako niya na flowing with milk and honey. Diba? So, you need to overcome that giant to reach your promised land. Kailangan mo malagpasan. You need to walk through it. Inalis ka ng Diyos sa Egypto mo, sa Egypt mo. Ngayon, dumadaan ka sa wilderness. Itong wilderness na to, kailangan po natin pagdaanan. Katulad po ni Haring David. Bago siya naging hari, sino ba o ano yung pinagdaanan niya? Diba, kinalaban niya muna si Goliath. So, ganun din po tayo. Kailangan po natin labanan yung giant natin. Kailangan po na natin ito pagdaanan. Pero, sabi ng Diyos, dumaan man ako, diba, sabi ni Haring David dito, dumaan man ako sa madilim na dibis ng kamatay, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapan. Sabi nga po nung nakaraang Sunday, God will make a way. Diba? Where there seems to be no way. Diba? Kaya gawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay makaalis dyan sa wilderness mo. Gagawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay makarating sa promised land. Pero kailangan po natin itong pagdaanan. Sabi naman ng Panginoon, di ba? I'll never leave you nor forsake you. Na kahit pagdaanan po natin itong wilderness na to ng buhay natin, alam natin na kasama natin ang Panginoon. Alam mo, nakasama mo ang Panginoon. Ha? So, don't allow fear to take over. Huwag tayong matakot. Huwag po tayong matakot na pagdaanan to. Dahil alam po natin, nakasama po natin ang Diyos. Need natin pagdaanan tong wilderness na to. Itong pain, mga problema, pagsubok, obstacle. Kung nasaan ka mang wilderness ngayon, di ba? Hindi talaga natin literally na alam, di ba, kung ano yung may stuck sa disyerto. Di ba? Ano ba pag, pero pag ikaw ay mga hikers, mga nagta-travel, yung mga laging umaakit ng mga bundok, di ba? Pag mga umaakit ng bundok, mga nag-hike, ang nararanasan nila, pagod, init, uhaw, di ba? Lalo na pa kaya kung na-stuck ka, nag-hike kayo, may biglang bagyong dumating, di ba? Na-stuck ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi andun kayo sa kalagitnaan, di ba? Pero, speaking of wilderness ng buhay natin, na na-stuck tayo na alam mo, na feeling mo, na wala ng pag-asa, hindi mo na alam kung anong gagawin sa buhay, parang ang solusyon na lang magpakamatay, ang solusyon na lang magbigti, ang solusyon na lang ay na-depress, di ba? Ang solusyon na lang. Hindi mo na alam kung saan mo kukunin o saan mo kukunin. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung ano, kung saan ka na pupunta na solusyon, di ba? Yun yung mga wilderness po natin. Yung mga nararanasan natin sa buhay ngayon. Na ang sabi nga, don't allow fear to take over. Huwag po natin hayaan yung takot, yung manggibabaw o manguna. Kaya alam po natin na kailangan po natin pagdaanan ang wilderness na to
to reach the promised land para marating po natin ang lupang ipinangako po sa atin ng Panginoon. Sometimes we have to experience things we don't understand. Sa buhay po natin, may mga nararanasan tayo. May mga nangyayari sa buhay natin na, Lord, hindi ko maintindihan, hindi ko mag-get. Diba? May nangyayari sa buhay natin, Lord, bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Bakit ganito? Bakit ganito yung nararanasan ko? Sometimes we have to experience things we don't understand. And just so God can bring us to the place where He needs us to be. Hindi man natin maunawaan nararanasan natin ngayon, hindi man natin naunawaan kung ano yung, kung bakit nangyayari ang mga bagay na po sa atin. Ito lang pala ay kailangan natin pagdaanan para doon tayo dadalhin ng Diyos sa lugar na kung saan tayo kailangan. So never doubt the season He has in you. So never doubt the season na meron ka ngayon. Kung anong season mo ngayon, kung ito man ay nasa stage ng storm, kung ano man season ang meron ka ngayon, don't doubt that season na yan. Don't doubt your situation. Hayaan mo na mapagdaanan mo yan dahil dadalhin ka ng Diyos doon sa tamang lugar na paglalagyan mo na doon mo pala maunawaan. Ah, kaya pala nangyari sa akin to. Kaya ko pala na-experience to. Kasi merong mas magandang plano ang Diyos sa'yo. Merong mas magandang plano pala ang Diyos kaya mo na-experience tong wilderness na to. Diba? Dadalhin ka pala niya doon sa lugar na flowing with milk and honey. Diba? Sino may ayaw nun? Pero yun nga lang. Kailangan po natin pagdaanan yung wilderness nito. Kailangan po natin na mag-move out. No? Huwag ka maging comfortable lang. Huwag ka maging stagnant. Diba? Sabi nga, huwag mong hayaan hanggang dyan ka lang. Diba? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Kapag nag-move out ka, don't look behind. Huwag mo nang balikan yung nakaraan mo. Huwag mo nang balikan yung nakalipas. At sa pinagdadaanan natin ngayon, stop complaining. Don't forget the miracles God has done for you. Because we need to walk through it. Kailangan natin pagdaan itong giant na ito ng buhay natin. Kailangan natin pagdaanan kung ano yung nararanasan natin. Papunta sa lupang pangako ng Panginoon. Sabi nga, believe and have faith that God can fulfill His promises to you and to your family. Just take a step of faith and keep moving forward. Cross over and take a step. Move forward and take a step. One step at a time. There's no need to rush. Diba? So, take a step of faith. So, nawa, ngayong gabi, na kung tayo man ay nasa wilderness, paubayan natin sa Panginoon. Hayaan po natin na tayo ay makakross over sa tulong ng Panginoon. Na marating po natin yung hope, marating natin yung peace, marating po natin yung promises ng Panginoon. Amen? So, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Aming Amang Makapangyarihan sa lahat, salamat, Lord, sa gabing ito na alam ko, Lord, na meron pong natutunan ng bawat isa sa amin. Kung paano humakbang patungo sa iyong lupang pangako, sa iyong mga, sa iyong Panginoon na pag-asa para sa amin.
Lord, we know the plans you have for us. Kaya alam po namin na hakbang po kami na kahit hindi man namin nakikita ang dulo, kami, Lord, ay magtitiwala na dadalhin mo kami doon sa iyong mga ipinangako sa amin. Ganon din, Lord, sa aming mga pamilya. At sa lahat na may pinagdadaanan ngayon, Lord, right now, we pray for the strength, Panginoon ko, ng bawat isa na malagpasan po namin ang pagsubok na ito. And one day na magte-testimony kami, i-declare namin ang goodness mo, i-declare namin kung paano mo kami inalis, Panginoon, sa wilderness namin. We will declare your goodness, we will declare the victory, Panginoon ko, na ibinigay mo sa amin, na napagtagumpayan namin ito at narating ang iyong mga pangako. Kung paano ka nag-crossover, Panginoon ko, paano kami nag-crossover from death to life, ganun din, Lord, ang gagawin mo sa bawat isang naririto. Na kailangan po namin mag-crossover and take a step to reach your promised land sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. Gabayan mo po ang bawat isa naririto. Ikaw, Lord, nakakaalam ng prayer request ng bawat isa. Ikaw lang, Lord, na nakakaalam ng dinadala na bigat ng bawat isa. At sa lahat, Panginoon ko, na nakiisa sa amin sa gabing ito, pagpalain mo po sila. Ganun din, Lord, ang kanilang mga pamilya. Balik mo, Lord, sa kanila ng siksik, laglig at tumaapaw, Panginoon, ang biyaya sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pagpalain mo po sila, pagpalain mo po kami lahat, at kiniklaim na po namin ang victory, kiniklaim na po namin ang overflowing blessing, Panginoon ko, sa aming buhay at sa aming pamilya. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito, papurit pa sa salamat ay tinataas namin at ibinabalik sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless everyone. See you sa Sunday. Last Sunday for the month of July. So, huwag po natin kadigtaan na dumalo ng mga gantong pagtitipon dahil dito po tayo po ay magpapalakasan ang ating faith, ang bawat isa. Tayo po ay hakbang, sabay-sabay po tayong maka-crossover. So, God bless everyone. See you again next sa Sunday at sa next Friday. Bye!